Alam mo ba na sa dalawang ingredients lang ay makakagawa na tayo ng napakasarap na pangmeryenda? So, kailangan lang natin ng 1 cup of glutinous rice flour. Pagkatapos, lagyan lang natin ng 1/3 cup of water. Ang paglagay ng tubig ay paunti-unti lang para matansya natin sa pagmasa ng harina upang makagawa tayo ng perpekto na dough. So, after natin itong mamasa, gagamit lang pala ako dito ng scooper. Pagkatapos, mag-form lang tayo ng maliliit na parang bola gamit ang ating dalawang kamay. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki or kaliit ang pag-form ng dough ninyo. Pagkatapos, gagamit lang pala ako dito ng barbecue stick. Ito kasi yung gagamitin ko para pang butas dito sa gitna. Kailangan nating butasan ito para hindi tayo matalsikan ng mantika pag ito ay nakasalang na. Experience ko kasi dati nung nagluto ako nito tapos hindi ko siya binutasan, ayun, pumutok tapos natalsikan pa tayo ng mantika. Kaya hindi ko gusto na ma-experience nyo yung nangyari din sa akin. So ayan na nga, i-fry lang natin ito ng mga 5 minutes. At kailangan nasa medium heat lang ang apoy natin. And after 5 minutes, medyo nag-light brown na ang color. Kung mapapansin nyo, ayan, parang light brown na yung color. So, pwede na natin itong hanguin. And then, iset aside lang muna natin ito. Pagkatapos, maglagay lang tayo ng 1/4 cup of coconut brown sugar. But then, pwede kayong gumamit any kind of brown sugar. So, aantayin lang natin ito na mag-melt yung sugar na nilagay natin. At pag ganito na yung itsura, pwede na nating ilagay ng padahan-dahan para maiwasan ang pagtalsik ng mantika. So, hahalu-haluin lang natin ito. At pag ito ay totally na coated na, tapos ganito na yung itsura, pwede na natin tong hanguin. So, i-transfer lang natin dito sa strainer fry basket para ma-drain yung mga excess oil nito. At ngayon, tutuhugin lang natin ito gamit ang bamboo stick or barbecue stick. Bali, 3 piraso lang ang ilalagay ko sa stick. Pero depende na sa inyo kung gusto nyong 4-5, nasa sa inyo po yan. So, ayan na nga. Ito na nga yung finished product natin. Alam nyo ba na sobrang sarap nito? Kaya paborito ko talaga to. Since elementary until now, nako, sobrang paborito ko talaga to. At maliban pa sa masarap, swak pa sa budget. So I hope ay meron naman kayong panibagong natutunan sa ating napakasimpleng video. Thank you for watching and always cook with love.